Formal po na pasalamat si Presidential Chief of Staff Renato Ebarle Sr., ama ng biktima ni Jason Ivler, ang mga taong tumulong para mahuli ang murder suspect. Pinuntahan ni Ebarle ang sugatang NBI agent at dalawang impormante na nagbigay ng tip sa kung nasaan ang suspect. Exclusive na papatrol maan makapagal. Alas 10 ng umaga nang dumating sa Manila Doctors Hospital si Presidential Chief of Staff Undersecretary Renato Ebarle Sr. upang dalawin si NBI Special Investigator Ana Lira Labaw, ang NBI agent na nasugatan sa engkwentro kay Jason Ibler. Nananatili pa rin sa ospital si Labaw dahil sa shrapnel na bumaon sa kanyang dibdib. Agad nagpakwento si Ebarle sa mga operatiba na nakipagbuno kay Ibler. Nung time na nakita ni Agent Ana yung si Ibler, naliligo pa yan nandun po sa banyo. Nung makita niyang paubos na yung bala namin, umaasalt, lumabas na po siya sa pinagtataguan niya at umaasalt na siya. Pinatay ang anak ni Ebarle Sr. Nobyembre noong isang taon at si Ibler ang suspect. Pati ang dalawang impormante na naging susi sa pagkakatuntun kay Ibler, nakaharap din ni Ebarle. Si Joseph na nakatira sa pamilya Aguilar ang nagsuplong sa NBI na nasa bahay lang nagtatago si Jason Ibler sa loob ng dalawang buwang paghahanap sa kanya ng otoridad. Malaki ang pasalamat ni Ebarle nang makaharap ang anyay mga tunay na bayani sa pagkakaaresto kay Ibler. Nagpapasalamat ako sa kanila, sa Intelligence Division ng National Bureau of Investigation. Ito nga, nandito natutuwa ako na meet ko rin sila lahat. Suot pa rin ni Ebarle ang Baller ID na Justice for Ebarle Jr. Hindi pa raw niya ito tatanggalin dahil para sa kanya, mahaba pa ang proseso para makamta ng hustisya para sa anak. I'm still wearing because this is going to be a long process. Andiyan na, nahuli na, pero marami pang dadaanan, prosecution. Ipinangako din ni Ebarle na mapuproteksyonan ang buhay ng mga impormante at makukuha nilang 1,000,000 pisong reward. Maan makapagal, patrol ng Pilipino.